Pagod ka na ba sa trabaho mo? O pagod ka na sa traffic sa araw-araw mong biyahe? Tara, pag-usapan natin. At sa boss mo, sobrang sungit. At sa pamasaheng sobrang mahal. Kaya ngayon, ating pag-usapan kung paano mag-resign ng maaga. Tara. Hello guys, welcome sa Riddles TV channel. Sa video na to guys ay pag-uusapan natin ang paano mag-resign ng maaga sa trabaho. Kasi nung mga kabataan ko guys, ang nanay tatay ko, ang tinatanim nila sa isipan ko nung panahon na yon ay maghanap ng trabaho para ayun mabuhay, masenso. Pero nung realidad ng hinarap ko ay medyo hindi ko naintindihan yung ibig sabihin na aasenso ka sa pagkatrabaho. Naintindihan ko siya na this mga present day ay i-considered ko ang sa aking sariling kaalaman na ang pag-work ay isang modern na slavery. Bakit ko nasasabi yun? Kasi sa time na nagtatrabaho guys, ayan, gigising ka na maga, magbibiyahe ka, tapos ibigay mo yung lahat ng effort mo para sa trabaho mo. Tapos at the end of the day, ay kung ano yung pinag-usapan yung sweldo, ay yun na matatanggap mo. Ganun yun. Kaya, nung mga time na medyo nagkakaedad na rin ako, tapos pumapasok na yung mga kabataan, at medyo may mga position, medyo masakit na sa kalooban ko na siyempre, masigawan, mapagalitan ng mga mas bata sa iyo kasi edad na ng mga anak mo o pamangkin mo, ganun. Kaya, wala pa mga time na tulad ngayon na may mga ganitong platform na magbigyan ng kalinawan ng ating kaisipan. So ngayon guys, paano nga ba mag-resign ka ng maaga sa trabaho mo at mamuhay ka na ng sarili mong diskarte para at least makamit mo yung sarili mo na freedom sa diskarte mo ng gagawin sa buhay. So ang una natin gagawin guys ay ang plano muna, planning. Habang nag-work ka, siyempre maggagawa ka ng plano kung anong dapat mong gawin ahead ng siyempre future plan ang tawag doon. So kailangan iplano mo para ilalatag mo yung plano mo para at least hindi ka kumbaga mahirapan din kasi sa totoo naman talaga ang trabaho ay secure na tinatawag na sitwasyon. Nasi-secure ang sarili mo dahil may trabaho ka eh. In the end of 15 days at saka katapusan ng buwan may sinisweldo ka. So talagang yung magiging freelance kumbaga sa yung katayuan mo ay medyo alanganin. Kaya sa unang gagawin mo talaga ay paplanuhin mo muna kung anong dapat mong gawin para at least hindi ka mabuslo sa kapahamakan na sitwasyon, di ba? Kasi lalo na kung kuwan. So yun ang unang mong gagawin guys, magpaplano ka talaga muna. Kailangan maayos-ayos ang gagawin mong plano para hindi ka malagay sa alanganin. Ang pangalawa mong gagawin natin bago tayo gusto mong mag-resign sa trabaho ay establish yourself first. Diba? Pangalawang guwan yun. Bakit masasabi yung establish? Siyempre, ala naman ako tulad ako, taga probinsya ako, napunta ng Manila. Kung bibitawan ko yung trabaho ko, tapos hindi ko na-establish, tulad nyan, wala kang bahay. Diba? Sa Manila. So, anong mangyayari sa'yo? Dadamputin ka ngayon sa kuwan, diba? Dadamputin ka ngayon sa kangkungan dahil siyempre wala pa, hindi pa establish yung sarili mo, binitawan mo yung trabaho mo. Hindi porkit magbibitaw o mag-resign ka sa trabaho akala mo hayahay ka, hindi. Magbibitaw ka lang sa trabaho dahil para ma-execute mo yung sarili mong diskarte. Another challenge of life na yung gagawin natin doon, pero at ang kagandahan ng doon ay wala ka ng magiging amo. Sarili mo na. Ngayon, kung responsibility mo na yun, kung aasinso ka o mapupunta ka sa tinatawag na failure. Anyway, yun na nga yung tinatawag na kailangan naka-planning muna at yun, establish yourself
para ano man mangyari, establish ka na. May sarili ka ng bahay, stable na yung tinatawag na pullback mo. Yun ang tinatawag na establish yourself. Ang pangatlo nating ang dapat mong nating gawin pagkakuhan, kailangan i-involve mo na yung sarili mo sa mga side line business para habang nagwo-work ka, may business kayong ginagawa at nakikita mo yung business na yon ay nasusustain na yung tinatawag na kahit siguro 40% ng kuan pwede mo nang ikuan eh. Kung ang sustainable ng business mo ay nagagampanan niya na ang tinatawag na 40% ng tinatawag na pang life sustainable na sitwasyon, eh okay na yon. Medyo may kagandahang kuan na yon. Medyo makakampante na yung ating damdamin noon pag ganong may business ka na along the way na nagtatrabaho ka, nag-i-involve na kayo ng business. Kasi talaga naman yun ang bubuhay sa inyo habang, kumbaga, kaya ka nga nagbibitaw ng sa trabaho mo kasi nga gusto mo nang tutukan yung nagawa niyong business at doon na yung tinatawag na bread and butter nyo sa iyong kalagayan, sa pamilya mo. So yun, kailangan, pangatlo yun, kailangan involve mo talaga ang hindi yung porkit mag-resign tayo ng trabaho ay hihiga na lang tayo sa bahay dahil nagalit ka sa amo mo, pangit yung kalagayan sa trabaho, kaya ka nag-resign. Hindi mali yun. Kaya ka nag-resign kasi ito nga yun, para ma-establish mo yung sarili mong diskarte regarding sa business. Kaya kailangan, bago ka mag-resign, meron nang tinatawag na involvement yung pamilya mo, yung sarili mo sa business. Ngayon, pang-apat na tips para makasecure ka sa pag-resign mo at hindi ka man, ay meron ka ng tinatawag na emergency fund. Siyempre, wala ka ng trabaho, wala ka ng income ng 15 days at saka katapusan. Tapos, mag-resign ka. Wala ka emergency fund. Wow naman. Ano yon? Okay lang yung iba, tulad ng mga tao rito sa Maynila, may nakikita akong ganun. Kasi iniisip nila, may nanay, tatay sila na nakakakuan. Kung ikaw ay probinsyano ka, tulad kong taga Bohol, na wala akong inasahan sa Maynila, saan ako kakapit? Sa puwet ng kabayo. Di ba? So kailangan, may emergency pa na tayo nakatabi bago natin maisipan na mag-resign sa trabaho. Kasi yun yung kuan eh, yun yung tinatawag na pinaka kutso nyo, kung kumbaga matumba kayo, hindi kayo direct na mahihit dun sa floor para hindi masaktan. Ba, English yun, floor. So yun yung pang-apat guys, no? At ang pang-lima guys ay dapat may savings ka. Bakit sinabi ko may emergency fund at saka may savings? Ang emergency fund guys, di ba alam nyo na yon, yun yung tinatawag na sasalo sa inyo in case na hanggat maaari 6 months, di ba? 6 months yung emergency. Yung savings naman guys, ito yung savings, ito yung pangsugal natin. Ay, ibig sabihin pangsugal, yun yung tinatawag na pamumuhunan natin. Kasi nga, papasok na tayo sa sariling diskarte, wala na, hindi, magre-resign na tayo ng trabaho eh. Sa ganitong sitwasyon, may savings ka, eh, kunwari, may papasukan kayong business, di ba? Alam man, may mga business na laway lang puhunan, pero yun ay regalo yun ng Diyos. Pero kung sabihin mong mga business na traditional business, eh, kailangan talaga ng puhunan yan. So, kailangan, nakalagay yung, nandyan yung savings mo. Aaris ka na nga eh. Especially kung ikaw yung pinaka-breadwinner tapos magpaplano ka na magre-resign ng trabaho mo kasi nga napapagod ka na at alam mo namang wala namang nangyayari sa pagbibigay mo ng effort dun sa company na pinagtatrabahoan mo tapos papagalitan ka pa. Yung magagalit sa'yo, mas bata sa'yo, baka gusto mong kusutin yung mukha niya. So, ganon. So, kailangan, sahit sa gusto mo, may savings ka. Kung wala yung ganon, eh, taglid tayo. So, sana tayo? Sa pang-anim na tayo. Yung mga nakaraan, yung mga pinag-usapan natin na 1 to 5, ay
mga plan A yun. E ngayon, sa pang-anim, dapat may plan B ka. Ako guys, nung nag-resign ako, ang plan B ko, eh una-una, hindi ko muna, nag-resign ako, siyempre nangamba ako. Kasi siyempre nga, siyempre una-una, takot ako eh. Kasi naman talagang tinanim sa isipan ng magulang ko na trabaho ang magbibigay ng security sa aking pamumuhay sa pang-araw-araw. So nung nag-isip ako na mag-resign na talaga dahil talaga namang nahirapan na rin ako at hindi na rin tanggap sa aking kalooban minsan na napapagalitan ako ng mga nakaposisyon ng mga tao na mas bata sa iyo at minsan pinipersonal ka pa. So yun, meron ka dapat na plan B. Plan B guys, ibig sabihin pullback yun. Ang ibig sabihin ng pullback, in case na yung unang plan A mo nagkaroon ng failure yun, may plan B ka. So okay, sa aking pagkatao, dahil nag-resign na ako at alam ko na pag nagre-reapply ako, mahirapan na ako mag-reapply. So ang pinaka plan B ko ay magiging driver. Magiging driver 'yon. 'Di ba? Magiging driver 'yon hangga't one. Kasi nga 'yun eh, wala na eh, hindi nagkaroon ng palpak yung unang plano eh. So magkagutom-gutom man tayo, ito. 'Di ba? Ito yung one. So meron kang plan B dapat. Ngayon, sa pang-pito na tayo. Hanggat maaari guys, kung kayang kumuha ng tinatawag na insurance, na medical insurance. Ako, wala akong medical insurance, pero hindi ko binitawan yung PhilHealth ko. Hindi ko binitawan yung PhilHealth ko. Kasi yung PhilHealth ko, kahit papaano, hindi man niya sagot lahat, eh makakabawas yun sa kung magkaroon man ng mga hindi magandang mga tinatawag na sitwasyon sa kalusugan namin, especially ako, kasi ako yung magkukuhan. Yun, kailangan nandun yun, nakalatag yun sa iyong paghahanda kung gusto mo nang mag-resign sa trabaho at yun, yung tinatawag na mamuhay ng sarili mong diskarte. Okay, so yun yung pangpito na kailangan mong ihanda o i-produce kung gusto mo na mag-resign sa trabaho at magbuhay na ng sarili mong diskarte. Ang pang-last guys ay, excuse me, ang pang-last guys ay siguraduhin mong less na yung responsibility mo sa sarili. What do you mean of less my responsibility? Tulad ako nung nagtatrabaho ako, talagang malaki ang responsibility ko sa sarili ko. Kasi bakit? Apat na anak ko nagtatrabaho, nag-aaral. Apat ng anak ko nag-aaral at ako yung siyempre naghahanap buhay para sa kanila. So talaga ang bigat ng responsibilidad. Gustuhin ko mang gawin yung bagay na dapat kong gawin, eh hindi ko magawa-gawa nung panahon na yon. Kasi siyempre, nandun ako nakaasa sa aking sweldo eh. Ngayon, eh, bigla ka mag-resign. Hindi pa naman, siyempre, hindi established yung negosyong ginawa mo. Kaya nga sabi ko, kahit na at least 40% ng inyong pangangailangan sa pang-araw-araw ay masustain ng business na na-produce nyo para mamuhay kayo ng, di ba, kahit pa paano. So ngayon, tulad niyan, list ng responsibility mo sa sarili mo. Yung kunwari, ang mga anak mo ay tapos na, mag-asawa na kayong kumakain. O kaya yung mga anak mo ay nagsilayasan na sa'yo dahil may mga asawa na. O di ba? So, nalilist na yung responsibility mo. Ang responsibilidad mo na lang ay yung pagkain yung dalawang mag-asawa at yung kuryente tubig nyo. Kasi yung mga mag-asawang may mga anak na nagbibigay ng pera sa mga magulang ay bonus yun. Bonus yun para sa inyong mag-asawa. Na may anak silang, may anak kayong medyo mababait at mabigyan kayo ng konting yung sustento para sa inyong dalawa. E kung mga anak na nag-asawa ng alanganin din ng sitwasyon, baka sa inyo pa hihingi yun. So kailangan, bago mo bitawan yan, less yung responsibility. Sa akin yun. Ngayon, sa iba naman, tulad yan, mapapaaga yung pag-resign mo at nagawa mo yung mga planong binilatag natin sa inyo ngayon,
binata ka, yung least responsibility yun. Binata ka, dalaga ka. So, ano bang kuhan mo? Tapos may magulang ka pa. Kumbaga, ang magulang, back up lang yan, pero hindi mo asahan yan. Pero maka-back up. Magulang is magulang. Pag nalaglag o anumang mangyari sa iyong kuhan, talagang back upan ka ng magulang mo. So, yun guys, yun ang mga dapat mong ihanda kung gusto mo nang bitawan yung trabaho mo at nabibigatan ka na sa emosyonal na stress ng nararamdaman mo, hindi ka na masaya, especially sa mga pakikisama sa mga tao sa paligid, yung mga busing. Totoo naman talaga, sa totoo lang, ang ngayon ko naintindihan na ang work talaga ay modern is slavery. Ako nga minsan ang trabaho ko is officer, security officer. May mga sometimes na unfair na mga kuon, pero nilulunok mo na lang kasi nga binayaran ka binayaran ka ng kumpanya, o ito yung pinaka-boss mo, sundin mo yung immediate boss, o di ba ganun yun. Kaya guys, I hope na nagbigay ng konting guidance to para sa mga taong gustong talagang mag solo na sa sariling diskarte at ma-execute na yung tinatawag na self-planning execution kasi hindi mo ma-execute yung sarili mong diskarte, lalo na sa business, kung talagang involved ka pa sa employment. So ngayon guys, I hope na bigyan nyo ng like, share, comments tong channel ko, pindot na rin din yung bell button natin para pag may mga latest video tayo, ma-notify kayo. Thank you for watching guys. See you sa next video ko. Bye-bye. A few moments later. Kaya ngayon.